Magandang araw po sa lahat at welcome back po ulit sa aking channel. At sa video po natin ngayon ay i-share ko po sa inyo yung ginawa kong upgrade dito sa aking 56 setter at 56 notcher. Natagalan po tayo bago ulit makapag-upload ng video dahil medyo busy po. Kasi tinapos ko na po yung aking 2000 capacity na egg setter. Pansarili ko lang po yan. So, dito muna po tayo sa next video. Yan, papasilip po sa inyo yung aking malaking incubator na setter. So, dito muna po tayo sa aking maliit. I-share ko lang para sa mga bagong idea sa gustong tumulad, wala po problema. So, sineshare ko po ito. Ang in-upgrade ko po dito ay drawer type na swing type na ganitong tray ang ginamit ko. Dalawang switch lang po, power on, power off, light switch para sa ilaw pag sisilipin nyo siya ng gabi or kung madilim dun sa area. Isang toggle switch na 3 pins, on, off, on. Tapos naglagay po tayo ng isang 10 amps na fuse sa likod, katabi po nitong ating power cable. So pasilip ko po sa inyo yung loob. Bali drawer type na po ito. Ayan, kung makikita nyo, yung itlog po, dami egg lang po yan. So, ayan po yung setup natin sa loob. Yung buga ng hangin ay ang buga po niya ay sa ceiling. Meron tayong apat na butas dito po sa ilalim. Apat po yan na gasin lang ilang ng benching ko. Pagkakalayo po ang ating hatcher, may apat na division po. So dati po kasi yung aking ganitong setup ay ang hatcher ko ay siya yung may slider, pero dito sa ginawa ko ngayon ano na lang siya, meron na lang siyang patungan dito na angular na manipis lang. Tapos ang ginawa ko po ngayon ay yung setter na po natin ang nilagyan ko ng slider na sa drawer. So ayan po yung makikita nyo na tatanggal po siya dito. Nilagyan ko po siya ng frame na kahoy kasi kung bibili kayo ng ganito, ang kasama lang niyang bracket ay dalawang plastic. So wala pong tibay. Kaya ginawan ko po siya ng frame na kahoy. Ang ginamit ko po ditong slider ay 19 inches ang haba. Ang ating egg turner minodified po natin, nilagyan po natin siya ng limit switches. Kaya may mahaba po ditong wire para pag ipinasok natin, magpo-fold siya pag hinila natin. Kasama siya. Kasi yun sa una kong gawa, ito ang nakapix yung hatcher natin ng drawer type. Tapos dito sa ibabaw may opening. So ang upgrade ko po ngayon ay ganito na. Setter na po ang drawer type. Ang kagandahan po nito, pag magka-candler tayo. Assume po natin, loaded po itong itlog na ito. Kung mapapansin nyo po, nakapaling po siya dun sa mismong unahan ko. Ibig sabihin, yung limit switch niya, ang oras ng limit switch ay nandito. Kung gusto nating mag-candler, sabihin natin 10 days na magka-candler tayo. Pwede natin siyang i-center kasi po ito ay nakapaling. Kung saan nakapaling, manual lang natin. So ayan, naka-manual, gagalaw po 'yan. Hintayin lang nating mag-center. Saka natin i-middle switch. Yung middle switch natin sa toggle switch, yun po ang off. Naka-off si motor. So, ayan po. Assume natin punong itlog. Mas maganda pong mag-candler gabi. Kasi kitang-kita natin yung mga ugat-ugat sa loob ng itlog, yung bloodlines, yung dugo-dugo. Ito po yung aking customized flashlight lang po, tapos PVC.
Ayan, LED po para maliwanag. So umaga po ngayon kaya medyo hindi natin makikita. Pero ito pong aking ginamit na itlog ay unfertile naman po yan. Ayan, kung makikita nyo po, diba madali, itatapat nyo lang yung flashlight doon sa egg, makikita nyo na kung fertile ba siya o unfertile. Hindi nyo na kailangan hawakan yung itlog. Kasi, for example, nakalimutan nyo maghugas ng kamay, tapos madumi pala yung kamay nyo nung nag-candler kayo, yung bacteria mapupunta dun sa itlog. So, makukontaminate pa yung itlog natin. Pero kung ganito na yung style niya, hindi mo na siya kailangan hawakan yung itlog pag nag-candler ka. Ang hahawakan mo na lang dyan, ang hahawakan mo na lang ay yung mga unfertile na tatanggalin mo. Di ba po, ang dali po ng aking upgrade ngayon. So, kung tapos na kayong mag-candler, itulak nyo lang siya paloob. Tapos i-automatic natin kung gusto niya nang i-resume yung operation ng incubator. Then, sara na po natin. Yun po ang aking naging upgrade dito sa aking 56 setter na to. Combined with 56 setter. 56 hatcher. Light switch po. Yan. Para makita natin yung loob niya. So, pinturado lang po ito. Kasi maliit lang naman po. Yung loob naman po niya, covered naman po siya ng insulation. Yung ginagamit sa kisame. Ayan, nag 38.1. Kasi nasa garahe tayo, mainit po ngayon. Wala pong kisame ang aming garahe. So, ituturo ko rin po sa inyo kung paano ko nga ba nilagyan ng limit switch to. Ayan, kung makikita nyo. Kasi pag bumili kayo ng ganitong tray, wala pa naman kasama siyang limit switch. Tuturo ko po sa inyo yan. Ganito po gumawa niyan. So, ganito po ang aking ginawa dun sa paglalagay natin ng limit switches. Ito, hindi pa po ito nakapix. Nakatornilyo lang to, pero nagagalaw po yan. Ang ginamit ko lang para ma-fix dito ay super glue lang saka metal epoxy. Ayan, kung naririnig nyo siya, tumutunog. Itong kabila hindi, kasi yung ating tray dito nakapaling sa part na to, dito sa side ko. So ayan, ganito yung micro switch na ating ginamit para mag-serve as siya na limit switches. Yung bolt and nuts na ginamit ko sa ano ko lang to binili sa motor parts. Ayan, ganito lang siya kaliit. Siguro mga 1 inch to. Tapos kailangan kasya lang siya dito sa butas ng ating micro switches. Ayan. Kasya lang dapat siya dyan. At sure natin na lalagampas siya dun sa butas ng motor. Ayan. Ganyan yung ating ginawa. Ayan. Kung makikita nyo po, ito yan, diba? Yung aking ginawa. Para may set nyo siya as limit switch, lagyan nyo muna siya ng cable doon sa dalawa niya. So, hanapin natin yung pinakasagad na paling niya. Ayan. Doon muna tayo sa kabila. Hintayin lang natin na sumagad yung paling niya. Then, bunuti natin. And check natin dito kung sumagad na ba. So, konti pa. Ayan. Makikita nyo, yung yellow na kamay nung motor, sagad na siya. Ayan. Ngayon, dun natin ipipix itong micro switch. Kung makikita nyo, sagad na. Ngayon, ayan, maririnig nyo, tumutunog siya, diba? Ayan, ganito siya. Tumutunog. So, hanapin natin yung ayan, yun, tumunog siya. Ngayon,
Sa angle na yon, doon natin siya i-fix. Higpinda natin yung tornilyo, then lagyan natin ng super glue, at lagyan natin ng metal epoxy para nakapix siya. So, maluwag pa siya. So, ganun lang ginawa ko dito sa ating setup na to. Then, ganun din sa kabila. Intay natin na pumaling doon sa kabila. So, intayin lang natin ha. Yung pinakasagad na paling niya, yun ang ating kuhanin. So, konti pa. Ayan, ayusin muna natin. Ayun, ayun, umipit lang dun. Ayan, yan, nakasagad na siya. Makikita natin dito. Tapos, i-play lang natin to. Ayun, basta marinig nyo na naka-off na siya. Pag lumagitik siya, ibig sabihin naka-off na siya. Ito, hindi pa naka-fix. So, pero ganun lang ang ginawa ko. Ito, ito kasi medyo maigpit pa eh. Ayun. Ibig sabihin ito yung angle niya. Tapos lagyan nyo na siya ng super glue. Then kapag medyo matigas-tigas na, lagyan nyo na ng metal epoxy. Katulad sa ginawa ko dito. Ang metal epoxy niya, dito ko nilagay sa likod. Ayan. So, hindi na siya magagalaw. Ayan, bunutin muna natin saksak. Ayan, kung makikita niyo siya, matibay siya. Kasi meron siya ditong bolts and nuts. May super glue pa siya. At may metal epoxy. So, hindi agad siya maglulus. Dito sa connection na to, lalagyan ko na lang siya ng electrical tape. So, yung wiring diagram niya, hanapin nyo lang po dito sa aking mga videos. Meron po, halos lahat po pare-parehas. Kasi, kalimitan ginagamit ko synchronous. Kahit yung 3-phase na motor, pag mga 200-300 capacity, ginagawa ko siyang synchronous lang. Isang phase lang yung ginapagana ko. Pag bumili naman kayo ng ganitong tray, kasama na dyan yung motor. Ang magbibigay ko na lang sa inyo na idea ay itong kung paano ko nilagyan siya ng micro switch na ginamit na nag-serve siya na as limit switch. So ayan guys, sana merong kayong natutunan. At sa ating next video, yung ating 2,000 capacity naman ang ating ipapasilip sa ating mga viewers. So ayan po, ipapakita ko yun po yung ating kung gumagana nga ba yung ating limit switches. Isiset ko lang po yung ating oras ng siguro by 20 seconds para mabilis lang po. May babaguhin lang tayo na setup dito. Long press lang natin yung P. Punta lang po tayo sa U40. Ito yung then press S natin. Kapag naka 1 siya, ang value niya ay minutes. Kapag naka 0, seconds. Seconds lang po yan. So, i-0 lang muna natin. Then, ilagay natin sa 41. Yung 120, ibig sabihin, naka 0 tayo dun sa U40. 120 seconds to. So, 2 minutes, mahaba pa. Gagawin na lang muna natin. Gawin natin 30 seconds yan. 42, ganun din gawin natin 30 seconds. Papakita ko lang po sa inyo na gumagana po yung ating limit switches. Papakita ko po sa inyo na hindi ito bogus, tunay po ito. So ayan, ang isinet ko po ay every 30 seconds magti-tilt siya. Punta siya dito sa kabila, punta siya dun sa kabila. So, sisave muna natin. Long press natin si P. Ayan na. So, ayan. Gumalaw na po siya. Pag isinave natin, matik po, papasok agad yung time niya dito sa kabila.
Ayan, dito po tayo sa egg. Dito lalagyan natin sa gitna yung egg para makita nyo po na gumagana po yung ating limit switches na improvise. So dito natin titingnan sa gilid. Pasilip po lang po sa inyo na gumagana po talaga. After 30 seconds, ayan, gumagalaw na po ulit. Then, tatamaan po niya si limit switches. Yan. So, makikita niyo yung itlog. Nakatilt na siya. Nakatagilid na siya. Ano po? After 30 seconds po ulit, lipat siya sa kabila. Ginawa ko lang 30 seconds yung interval para mapatunayan ko lang po na gumagana po yung ating ginawang limit switches. So, ayan, success po yung ating project dito sa ating 56 setter at 56 hatcher. So, ayan po, magpapaalam muna po ako at tatapusin ko lang itong isang ito. At para magawa na po nating pera, di-deliver na po natin. So, maraming salamat po sa lahat at ingat po tayo.